mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Ama. Okay. Yun ang pinagsisiyan ko ngayon. Oh. Hindi ka ba natatakot para sa sarili mo? Hi teammates, ito na. Ito na yung araw, ang simula ng ano? Kinakabahan kami. Kinakabahan kami kasi may bago kaming gagawin ngayon. May bago tayong gagawin ngayon, teammates, and we hope na suportahan niyo kami sa journey ito. Kasama namin kayo sa ginagawa naming ito para sa inyo to lahat, guys. Gagawin namin challenge. Free milk tea. Tama, free milk tea. Interview. Siyempre may interview 'yan. Yung interview, yung laman ng interview, it's a priceless interview. Kumbaga, ang totoong premyo is yung interview kung papayag yung tao. Oo. Pabonus lang yung milk tea na yan. Yes. Lord help us. Heto na teammates, on the way na kami. Saan kaya tayo, anong milk tea kaya ang i-feature natin at anong milk tea itong ipang-bless natin sa magpapa-interview mamaya? Malapit na tayo sa lokasyong ating pupuntahan. Black Spade o BLK Spade? Di ko alam. Ang sosyal. High touch pa oh. Ang taray, ganda here. Happy to be here. Grabe, it's so sophisticated, modern. It's so class. Love it. Loves it. Order tayo. Ang daming choices. Nakakatakam. Buti pa yung mai-interview. Matitikman na niya to. Ako hindi pa. Pwede ko bang interviewin na lang yung sarili ko? Isa lang talaga kasi yung bibilhin namin today eh. Roasted Okinawa cream foam, 50% sugar. Wow! Itong plastic, itang-kita. Blockchain. All right, we are here. Ten to nanan, ten. Free milk tea. Do you like free milk tea? Because we had it in the cafe. Oh, okay. We are offering free milk tea if you will allow us to interview. But if you already had milk tea, it's okay. Have a nice day. Thank you. Okay. Enjoy your day. Yeah. Gusto mo ng free milk tea, kuya? May free milk tea na. Okay ka lang ba, kuya? Sumagot sa interview ba? Oh. Ayun, nag-okay. Woohoo! Yan ang winner natin for today. Si kuya, anong nickname mo? Ano mong pangalan po? Daniel! Ayan, ready na si Kuya. Okay, ready. Unang-una, Kuya, naniniwala ka ba kay God? Yup. Naniniwala ka bang mabuti kang tao? Sa totoo lang, hindi. Bakit? Pandemic, namatay ng tatay, okay. Wala yung sasawa. Ayun, slit. Oh. Para makasagot si Kuya. Babae ka? Ha? Babae ka? Oo naman. Mga ong. Ganda-ganda. Oh, ayan. Sorry sa pinagdaanan mo, kuya, ngayong pandemic. Dami, pero at least masaya. Natutunan ng gusto kong paniwalaan. May bala ba sa akin ng Diyos? Kuya, inamin mo, tingin mo hindi ka mabuting tao. Sige, tignan natin kung totoo yung sinabi mo. Kuya, nasubukan mo na bang magsinungaling at ilang beses na? Siguro. Nagiging 10. Kung ikaw ay nakapagsinungaling, anong tawag sa taong nakapagsinungaling? Matulokot sa sige. Nasubukan mo na bang kumupit kahit maliit na amount lang? Nanay ko. Bata ko. Pero sinasabi ko ng bandang huli naman. Kuya, nasubukan mo na bang gamitin ang pangalan ng Diyos sa hindi tamang paraan? Example, ginagamit mo sa expression, pag naiinis ka, o kaya pagka nagagalit ka, o kaya nagagamit sa pagmumura. Sa tatlong sinabi mo, wala to. Nagmuni-muni lang ako. Doon ko sinasabi lahat ng narami ko kay Jesus. Itong Pasko sana, makasama ko naman yung matina ko. Yun lang wish ko ngayon talaga. Okay. Makita ko sila ulit. Malayo ba sila sa'yo ngayon, kuya? Totoo lang, malayo sila as in pandemic. Bawal pa naman.
bawal bumiyahe. Mm. Okay. Kasi yung bata, bawal pa rin. Tsaka nung, kasi nung last na December, panganak niya. Okay. Eh, hindi ko naman alam na nanganak siya. Eh, may trabaho ako. Eh, yun naman ang sabi, puntaan ko daw. Eh, nung magaw, pupunta ako, nandito trabaho ko. Okay. Actually, kasi yung love life ko na parang nag-separate. Okay. Kaya yung gusto kong Pasko ko yung mabuo sana. Buo pa yung pamilya. Kung may sasabihin ka, kuya, sabihin mo na dito. Oo nga, ayan. Sana kung marinig niya, mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Sana bumalik ka na rin para sa ating anak. Ibalo ko, magkita sana kahit silang magkapatid lang. Kuya, nasubukan mo na bang magkaroon ng relasyon, physical na relasyon sa isang babae kahit hindi pa kayo kasal? Oo. So kuya, hindi kita gina-judge ha. Pero ayon sa mga sinabi mo, inamin mo na ikaw ay nagsinungaling, kumupit, at saka nakipag-physical na relasyon sa babae kahit hindi pa kayo kasal. Ngayon kuya, itong mga tatlong nagawa na ito ay hindi sang-ayon sa 10 utos ni God. Tama. Okay. Yun ang pinagsisiyan ko ngayon. Oh, very nice. Ngayon kuya, kung sa araw ng judgment day, kunyari ngayong gabi, kunyari lang, binawi na ni Lord ang buhay mo at kaharap mo na siya. At tinignan niya ang mga nagawa mong mali. Masasabi mo bang ikaw ay guilty o inosente? Siguro. Guilty na lang. Guilty. At kung sinasabi mong guilty ka, saan ka pupunta? Sa heaven o sa hell? Pwedeng gitna. Ayon sa Bible, kuya, walang gitna. Dalawa lang ang pupuntahan natin. So sa tingin mo, dahil guilty ka, heaven o hell? Hell muna. Hell. Pag-isiyan ko muna bago ko. Ayon sa Bible, kuya, once judgment day, at napuntahan mo na yung dapat mong puntahan, wala nang aalis dun. Permanente na. Yun yung sinasabi ng Bible. Ngayon, kuya, sinabi mo, kuya, posible kang pumunta sa impyerno. Hindi ka ba natatakot para sa sarili mo? Takot. O ngayon kuya, dahil concerned ako para sa'yo at gusto ko rin na ma-enjoy mo ang langit na pinapangako ni Lord, ito ang tanong ko sa'yo. Sa tingin mo kuya, anong ginawa ni God para iligtas tayo, para imbes sa impyerno tayo pupunta, ay may pupunta tayo sa langit? Ano ang kanyang ginawa sa tingin mo? Ginawa niya ang kanyang anak. Uh-oh. Para lahat ng ating kasalanan. Actually, tama yung sabi mo kuya. Si God, pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus sa lupa upang siya yung kumuha ng parusa ng ating mga kasalanan. Kumbaga, example kuya, sinabi mo yung mga naging kasalanan mo, guilty ka doon, kunyari nasa korte ka. Dahil guilty ka, may kailangan kang pagbayarang krimen. Pero si Jesus pumasok sa etsena at sabi niya, Daniel, dahil mahal kita, ako nang magbabayad ng parusa mo para ikaw ay makalaya. At dahil siya na yung kumuha ng parusa at siya'y napako sa krus, ibig sabihin kuya, siya nang kumuha ng parusa mo, pwede ka nang maging malaya kahit nagkasala ka sa nakaraan. Okay, yun yung sinasabi ng Bible kuya. Sabi kuya sa Romans chapter 3 verse 23, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo nagkasala, walang perpekto. Pero sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang physical na kamatayan, kundi kamatayan sa impyerno. Ngunit, ang libreng regalo ng Diyos ay walang hanggang buhay sa langit sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. So kuya, nakatanggap ka na ba ng regalo? Meron na. Yung regalong yun ba, binayaran mo pa o libreng binigay sa'yo? Siyempre, ang regalo, libreng binibigay para ito. Libre, wala kang mabayaran dito. Okay? Ngayon, kuya, dahil libre, ang pagkaligtas mo ay libreng binibigay ni Jesus. Ano lang ang kailangan mong gawin para makuha yung kaligtasan na yun? Ang isang regalo, pag binibigay sa'yo, paano mo matatanggap? Kunin mo ang 50 mo. Ayan, binayaran mo ba? Hindi. Ang pagkaligtas mo ay libreng regalo ng Diyos sa'yo. Ang kailangan mo lang ay kunin sa pamamagitan ng maniwala sa Kanya. Magkaroon ng faith. Sabi mo kanina, pupunta ka sa impyerno dahil sa guilty ka sa mga kasalanan mo. Pwede ka nang maligtas at hindi ka na magbababag sa impyerno. Alam mo kung paano? Maniwala ka kay Jesus, magtiwala ka sa Kanya ng buong puso, at ihingi mo ng tawad ang mga kasalanan mo. Talikuran ang mali, ang gusto mong gawin ngayon ay sundin ang Diyos.
Naging klaro ba, kuya? Ulit, ang nagliligtas sa'yo ay hindi yung sarili mong gawa. Ang nagligtas sa'yo ay si Jesus. Isipin mo, kuya, pag ikaw ay tatalon mula sa eroplano, mamamatay ka ba? Siyempre, delikado yun. Ngayon, kung ikaw ay nalaglag, gusto mong iligtas yung sarili mo at tinry mong lumipad gamit yung kamay mo, maliligtas ka ba? Hindi. Anong kailangan mo para maligtas? Parachute, exactly. Tumpak na tumpak. Kuya, kailangan mo ng parachute kasi hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kailangan mong parachute. Ganon din sa buhay, kuya. Kailangan mo si Jesus. Siya ang parachute mo para maligtas ka. Klaro ba? Klaro. Okay, kuya. Ngayon, kuya, anong dapat mong gawin mula ngayong pinag-usapan natin to? Magbayad mo na sa kasalanan bago umpisa ng trabaho. Okay. Ulitin natin, kuya, ha. Sabi ng Bible, ang makakapagbayad lang ng kasalanan mo ay walang iba kundi si Jesus Christ. Ano lang kailangan mong gawin, kuya? Hingan mo ng tawad. At simula ngayon, siya na ang susundin mo at hindi yung mga makakasalanang gusto natin. Klaro ba? Parachute. Hindi mo iligtas ang sarili mo. Si God lang magliligtas sa'yo. Kailangan mo lang magtiwala kay Jesus Christ. Okay. Naniniwala ka ba, kuya? Oo naman. Ayan. Okay, okay, kuya. Sige, sige. Ma-enjoy mo na ang iyong milk tea. At bago mo sipsipin yan at ikaw ay magusog, ililid kita into prayer. Handa ka bang mag-pray kay Lord ngayon? Dasal tayo. Ayan, dasal, sige. Dasal. Magdasal tayo. Sige. Susundin mo lang yung mga bibigkasin ko, pero pagkabibigkasin mo yun, isipin mo, kausap mo directly si God. Ibig sabihin, sa pagdarasal mo, talagang ibinubuhos mo sa Kanya. Okay ba? Okay. Okay, sige. Yumuko tayo.